Balik mga kaibigan, Bombastic, at magandang araw sa atin lahat, ano? So, hapon na, magagabi na pala, ano? So, ano natin ngayon, video ay tungkol dito sa Rakula. So, ito ay kay Boss, ano to? Rhapsody. So, apat na board dito mga kaibigan. So, dalawa, so nandito pa yung dalawa, ano? So lahat ito ay i-convert natin sa Quasi. 120 BAC Quasi. Okay, so ito di ko pa nagagalaw at yung tatlo. Pero ito, nabugbog ko na, ano? Nabugbog ko na dahil may konting trouble. Konting trouble na kaya rin magkaano, ano, masakit ng ulo. Okay, so pag-usapan natin yung trouble nito. So yung trouble po nito mga kaibigan, so kung makikita nyo, yung DC offset natin ay 2.8 millivolts lang, ano? So almost zero na yan. So pag dito tayo, so 0.1 na nga na lang siya, ano? Round off na siya. So yung supply lang natin dyan ay 47 BDC, then pag nagtaas tayo ng voltage, ayan, so okay naman, ano, nagtataas tayo ng voltage, 96, di naman bumibigay, so nasa 0.3, at nasa 3 millivolts lang yung ano natin, 3 millivolts yung DC offset natin. Okay, so ano yung problema nito na dapat nating masolusyonan? So tips lang din ito sa gusto mag-upgrade na mga kaibigan. So itong topic natin na ito, dito natin malaman yung kakayanan ng isang pyesa. So napakahalaga na original, ano? Original yung pyesang nakakabit, lalo na sa drive. At siyempre lahat ng stages mas maganda kung mataas yung ibo isosupply mo. So maganda talaga yung original at mataas yung specs. So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nagiging problema kapag may local, ano, or mahinang klase. Sabihin na natin diretsahan, local na pyesa, local lang. So hindi siya original. So, ipapakita ko muna sa inyo. So, normal naman yung DC offset. Normal yung music pag tumunog. Ano natin? Play tayo. So, clear naman, ano? So, 95 BDC na yan. So, pag sinilip natin, pag sinilip natin ang sine wave niyan, mga kaibigan. So, malalaman natin ang trouble na yan kapag mahirapan tayong i-locate yung ganitong ano, kapag wala tayong oscilloscope, ano. So, try muna natin kasi hindi natin masisilip yan.
Ang magiging resulta kasi nito kapag hindi natin nasolusyonan, clear yung tunog, mataas yung supply mo, pag nagtutudo ka, mahina pa rin, ano? Mahina pa rin yung tapon sa speaker at umiinit na yung output. Ano? So, maaari din maaga mag-clip or maaari din mag-resulta sa pagkasira ng power output. So ito yung ipapakita ko sa inyo ngayon. So isa sine wave muna natin dito sa isang cellphone natin. Supply tayo ng sine wave. Ayan. So may sine wave na tayo. So volume tayo. So ayan. So wag muna natin lagyan ng speaker. Ano? So silipin natin yung sine wave niya. So ayan. So, silipin natin sa auto. So, makinis naman yung sine wave niya, ano, mga kaibigan. So, ayan. Kung makikita niyo, tumatapon na siya ng... ayan. So, tumatapon na siya ng around... parang may bigatan yung cellphone. So, tumatapon na siya ng around 3.7, ano. So, volume pa natin. So ayan, sumagad na nga, no? So, taas muna tayo ng range. Siguro mag-50 na tayo, no? Mahin ko lang yung saglit yung muna natin. So ayan. So kung makikita niyo yung sine wave natin, ayan. So kita naman, ano, sa screen. So ibubulyum natin. So ayan, nag-clip na, no? So normal pa rin siya. Kung makikita natin yung taas DC na at saka sa baba, so pantay naman, ano? So pantay sila nagkakaroon ng DC. Okay, so sa supply natin yan na, sa supply natin yan na 96 BDC. So akit pa tayo, ano, mga kaibigan? So, akit pa tayo ng supply. So okay yung waveform niya, makinis na. Pag pinakinggan mo talaga, wala ka nang magiging problema. So, dito tayo, mag 180 tayo. So, ayan, may 142 BDC tayo. So, hindi lang ako sure kung 180 yan or mahigit. Ano? Palagay ko mahigit 180 yan. So, titingnan natin yung sine wave niya, mga kaibigan. Ayan, so, volume tayo ulit. Ayan. Yun, malubag pala yung ala. Ayan, so, volume tayo ulit. So, 87 BRMS na, no? So, kung makikita niyo, 87 na. So, kung makikita niyo, yun, nag-DC na sa taas, ano? Sa baba, wala pa. 92. So, ang mangyayari, parang hindi pantay, ano? May DC na sa taas, sa baba, wala pa. So, 93. So, ang tinatapon niya lang na malinis is 88 BEC. 88 BEC, BRMS, sa supply natin na 143 BDC. So, dyan pa lang, ano, mga kaibigan. Sublay na siya, no? So, kita niyo naman sa waveform. Ano na siya, no? Nagdi-DC na sa taas. So, sa 143 BEC pa lang yan. Sa 143 BDC. So, paano pag nag 120 BEC tayo? So, ayan, mayroon na tayong 156 BDC. So, yung 88 BRMS kanina na before clip, dapat tataas, ano? So, titingnan natin kung tataas pa ba siya. Ayan. So, tingnan natin. So, bubulyum tayo ulit, ano, sa ating sine wave. So, ayan. Okay, so, 156 BDC. PE tayo, ano. So, tingnan nyo. 82 BRMS lang ito kayang itapon, ano.
So hindi na, nagdidisi pa rin. So ayaw lumakas. So sayang lang yung taas ng supply. So wala rin siyang idadagdag na lakas na. Ano? Pero mo, kanina naka 100 BAC tayo. Ang nilalabas, 88 BRMS. Ngayon tuloy, imbes na 120 BAC or 156 BDC tayo, ang baba na tuloy ng tinatapong BRMS. So ilan na lang, imbes na mataas yung supply, so ayan na lang ang tinatapon, 80 BRMS na lang, may DC pa nga konti. So bumaba, ano? So kung ibabalik natin sa supply na 100 AC, tingnan natin ulit. Tingnan natin ulit. Ayan. So, bumalik tayo sa 143. Oh, so, mas malakas pa yung binibigay niya ang ano, output. 87 BRMS. Pag nag 92 na, nagdi-DC na sa taas. Ano? So, hindi rin pantay, ano? DC na sa taas, sa baba. So, anong nagiging problema niyan, mga kaibigan? So, may problema tayo sa piyesa. Maganda na yung biasing, maganda na yung pagkakaano natin sa circuit, pero may problema talaga tayo na hindi, may nalagay tayong piyesa na ayaw mag-amplify, ayaw pang gumana, no? So, yan ang susolusyon natin ngayon. Napakita ko sa inyo. So, may napindot ako, ano? So, nangyari. So, may napindot ako, ano? So, tuloy lang natin. So, yun nga, pag 120 BAC, instead na lalakas niya lalo, mas humina pa siya, ano? Ngayon, ang 100 BAC lang, naibigay niya yung lakas, pero hindi rin maganda yung performance kasi nagdi-DC ka agad. So, ayan, papakita natin. Papalitan natin yung mga piyasang may problema dito. So, ang suspect ko dito, mga kaibigan, kaya ayaw umamplify ng todo ito, ay itong driver niya na 5200. So, hindi magandang 5200 yan. So, kakabitan natin, try lang natin, ha? Suspect ko lang. So, itong kakabit natin ay Fairchild, original ito, dahil letter F, ano? Itong isa naman ay Samsung, ano? 1943. Yung isa ay Fairchild 5200. So magkaiba ng brand. Pero sureball tayo dito, original ito. Okay, so actual natin na babaklasin yung piyesa. Para i-discharge muna natin. Ano? So i-discharge na natin. So ayan na, bumababa yung supply. So ayan. So, tandaan niyo, yung ganitong senaryo na piyesa, kung mga around 60 AC lang naman yung susupply, 70, or 60 lang, ano, 60, yung 60 lang, 60 BAC, so wala tayong magiging problema. Kaso, pag tumaas ka na ng 60 AC, mataas, so, doon na, masasayang lang yung lakas, or pag-bulyo mo, maaring masira lang din, ano? So, isa sa mga ano niyan, kahit magbubulyum ka nga, parang wala siyang lakas na itatapon sa speaker. Okay, so to take note, ang kaya lang ibuga kanina sa 100 BAC is 88. Ano? So, sa DC, 144, ang AC lang na kayang i-out is 88 BRMS. Tapos sa 120 BAC, 156 BDC, ang ina-out niya lang is 80 BRMS. So, 88 lang ang nasusukat natin kanina. Okay, so palitan natin yung suspect ko, ano, mga kaibigan. Ayan. So, wala na rin namang supply. Ayan. So, kakalasin natin yung drive. So, yan ang ano ko dito. Suspeko dito. So,
So, ayan yung nakalagay. Toshiba naman, kaso kitang-kita, ano? Palagay ko ito yung tag 45 pesos lang dapat. So, tingnan natin ano nangyayari sa performance. So, dito natin malalaman yung kahalagahan ng original na pyesa sa local, ano? So, magkakaproblema ka talaga kapag local yung pyesa nga kakabit mo, ano? Ayan. So, ito ganun din. So, 5,200. 5,200 Toshiba, pero kakaiba tong Toshiba na to kasi kitang-kita at parang magaan na. So, hindi siya pwedeng pang ano talaga. At tingnan natin ngayon, pag nakabitan na natin, ano? So, actual ulit ito, ano? Wala tayong putol sa video, sa pagpapalit. So, kanina lang nag-cut lang kasi napindot ko, ano? Pero hindi naman niya, ang paliwanag naman natin doon ay ano naman, ano? Ay hindi pa yung pinakamasilan. So, ito na yung part na pinaka-ano kasi ito yung dapat actual. Okay, so papalitan natin. So, per child, 5,200. Oh, pasensyahan nyo na, no? So, yung daliri ko, medyo marumi. So, ganito talaga yung daliri ng technician. Kasi nagkakalkal tayo, nagbubutingting. So, hindi maiwasan. So, mamaya, mag-shoutout tayo, no? May nag-shoutout sa atin. Shoutout ko pala yung kaibigan ko sa Lopez Quezon, ano? Si Ariel. Ariel Gabira. Shout out din natin si Marlon Balimbingan ng Samar, ano? Sa San Jose Dibuan, Samar. Kanyang MBA Lights and Sound. MBA Audio, ano? MBA Audio Sound System. Okay, so mamaya na yung mga shout out natin, babasahin natin, ano? Okay. So, dito ako nahirapan sa unang board. So, yung mga kasunod nito, saglit na lang, ano? Medyo nahirapan din ako dito dahil inapot din ako ng mga siguro 2 oras. So, ganun tayo kahina, ano? I-trouble ito. So, siyempre, nag-cutting method pa tayo dito kasi kinonvert pa natin sa quasi. At siyempre, tinaasa natin yung level ng reel-to-reel nito. Instead na 60 AC lang yung kaya, ay ngayon naabot na siya ng 120 BAC. Okay. Okay, so double check tayo. Baka huwag naman sanang maano tayo. Ayan. So mukhang tama naman yung ano natin. So, ayan, napalitan na natin ng ilawan kaya natin. Ayan, ha. So, yun lang na pinalitan natin, ano, mga kaibigan. So, open natin. So, ilawan na lang natin. Mas clear. Okay, so, supplyan na natin ulit. So, ground muna. So, ulit, magsisimula ulit tayo sa low voltage, ano, for safety. So, magsisimula tayo sa 47 BDC or 45. Ayan. So, hindi muna natin sinuplayan yung protect nito. Ano? Okay, so, balik tayo sa sine wave natin. Ayan. So, silip muna natin ulit yung biasing. Ano? So, as usual, ganun naman talaga. Okay. So, try natin mag-volume. Ayun, so naka 40
8BD silang tayo ngayon. Ano? So, didiretso na tayo sa ano? Diretso na tayo sa 100BEC or 142BDC. Ayan. So, tingnan natin kanina, ang ina-out lang sa 144BDC is ano lang, around 88BRMS. So, tingnan natin ngayon, ilan na yung kayang i-out niya. So, medyo maano yung ano natin. Lumuluwag yung holder. Ano? So, volume natin ulit. So, siguro buo natin kung itong mga camera. Ayan. So, mas kita ba? Paling natin ito. So, ayan na lang siguro. So, tingnan natin. So, yan. May 52 na. Ano? So, kita nyo ba sa camera yan? Yan. May 52 BRMS. Tingnan natin. So, 88 lang yung kayang itapon dyan kanina. Ano? Sa ganyan supply. So, tingnan natin. 68 na. So, nag 90 na. Oh, 95 na BRMS. So, yan. Sabay na nag-DC. Ano? Sa baba. So, may square sa baba. Square din sa taas. Ano? So, nagtatapon na siya ng around 100 BRMS. Ano? Sa 145 BDC. Okay? So, lumakas nga siya, ano, mga kaibigan. So, nagpalit lang tayo ng drive. So, iwa 120 naman natin yung supply ngayon. So, kanina is 144. Yan. So, mag-120 easy tayo. Ayan. 156 BDC na. So, 156 BDC kanina, ang tapon niya lang is 80 BRMS. So, ulit. Silip tayo. So, dagdag na tayo ng rinse. Dagdag na tayo ng rinse, mga kaibigan, kasi naka 50-100 na tayo, no? So, nalagpas na tayo ng 100. So, tingnan natin. Tingnan natin kung malalampasan ba natin yung 80 sa 120. Yung 120 kanina, 80 BRMS. So, ayan. Focus natin konti. Parang panak ko, ano nangyari? Uy! Ako yung napasali tuloy. Eh, yun lang. Ayan. Napasali tuloy ako eh. Ayaw ko nga magpakita sa screen eh. Ayan. So, well, may 43 BRMS na tayo. 45. So, sagad na natin. Yo, 100. So, ayan, may 109 BRMS before clip. So, lumakas. 110 na, ano? So, lumakas yung ano natin, mga kaibigan. Ayan. So, gwapong-gwapo. Ayan. So, napakalakas na nito. Kaya na nito mag-handle ng 2,000 watts, ano, mga ganito. So, hindi na po pwede rito yung 1,000 watts na speaker. 2,000 watts pataas, the best dito, ano? So, kung 180 na yan, 100 yan, 110. So, pag i-bridge mo yan, doble yan. 220 na yan. Ano? Pag i-bridge mo. Pag matibay yung transformer. So, ang ganda na ng calibration natin sa Rakula na ito. Ano? So, nasolusyon na natin, mga kaibigan. So, ayan, nakapagbigay na tayo ng tips. Ano nangyari dito sa cellphone natin? Ayan. So, sa sound check tayo. So, sound check lang tayo sa 100 BEC. Below lang tayo kasi yung sa speaker natin, mababang wattage lang. So, sound check tayo saglit. So, anong sound check ano natin? Mapatugtugin. So, ito siguro. Ito. Yan. So, speaker tayo. So, ito pakinggan natin kung clear. So, ikakabit ko na yung speaker. Ayan. So, volume tayo, no? Right pala tayo dito. Lipa tayo. Ito na lang siguro. Ano?
observable mo yan. Lambot talaga sa base ng ano mga kaibigan ng Kwasi. So pagka ganito ano, so required heat sink yung ano natin, yung drive sa Kwasi, ano? Required natin na magkaroon ng heat sink. Ano? Stop muna natin yung sounds at shout out muna natin yung mga bago nating subscriber at mga taga ano, taga sunod at ayan, tagal mag-connect, retry, ayan. Okay, so shout out ko lang yung mga kaibigan natin na nag message sa atin sa naunang video, no, yung kanina, yung 5-2. Ayan. So, maro dito na lang tayo. Parang mali din natin. Naging konti na lang itong ano dito.
nagko-comment. Kanina marami ito. Kanina marami ito sila eh. Saan kaya titingin na? Ano? 11 eh. Tingnan natin. Bakit naging latest? Latest na lang tuloy yung nakikita. Ay, ito. Okay, yan. So, shout out natin si kaibigan, yan. Gary Pata 9836. So, kaibigan ko ito, kumpare ko ito. Yan, shout out din natin si Dante Trucio, ano? Yan, shout out natin si Hilario Ignacio 7696. Yan. Si Sander 7307. Shout out sa iyo, bro. Okay, kaya ano natin, kaibigan Christopher Victoriano 3466. Okay? Ano yung bagong teknik daw? Ayan, si Jerry Hunag. Siyempre, ano, shout out na kita, pre. Jerry Hunag of Taguig. Taguig, Metro Manila ito. Ayan, si user WZ3KO59I1W. So, isa sa mga nagpa-shoutout din yan, ano? So, ito, Jerry Burgos, ano? Jerry Burgos, Orion TV. Yan, okay yan. So, okay yan bro, 330, yan ang pinakamagandang gamitin. So, yan ang nasa gitna ng, ano, pinaka-the best na ilagay na resistor para sa akin. Okay, so salamat sa mga nag-comment at nanood dito sa video, no? Sa nauna kong video, ayan. So, ito, so ayan, so next video natin ay may parating pa tayong Rakola, ano? Yerosi naman, Yerosi. Then may nakapila pang dalawang, amplifier. So, ngayon lang ako na linggo medyo makakaano sa repair at upgrade. Then, mawawala na naman ulit ako, ano? Kailangan talaga magtrabaho, eh, mga kaibigan. Kasi pag puro vlog, eh, magkano lang naman yung makukuha natin dito sa vlog, ano? Ubus oras lang talaga. Ayan. So, ayan, si Rakula natin, kuwasi na ito, ano? So, may binago lang tayo dito sa parting drive. Din yung calibration natin, wala na ako masyadong pinalitan dito. Instable ko na lang yung tel current natin. Yung regulator natin, pinakamahalaga dyan. Ano? So, dapat din mataasan yung dating 2.2. So, dito naging 3.0, naging 33K siya. Ano? Sa original yan is 2.2. Hindi ako nagkakamali. 2.2K. Yung tel current nito, resistor, ay 22K pa din, ano? Ayan. So, ayan. So, sound check natin ulit bago natin tapusin, ano? Sound check tayo ulit ng business ko. Ano ba ito? I'm not afraid of the dark.
kaibigan, nakita niya ako may slap, ano? So bumitaw yung lumuwag yung tornilyo ko dito, oh, sa common na collector emitter. Nahila pa ng alligator, ano? So kumislap siya. Oh, ganun kalakas yung kuryente nitong ano, ng IGBT. So buti na lang speaker line naman yun, hindi supply. Kaibigan, ano, so please subscribe, ano, sa mga bago nating bisita. Subscribe at paki-like na rin yung video natin para updated tayo sa mga bagong video ng parating galing ng Qatar. Qatar! Natin itong video na ito sa 30 minutes, ano, para dagdag pwersa din. Isasaksak ko na sana ito sa 120AC, ano? Kaso mababa yung speaker natin. Baka sumipa, ano? Masira yung midday natin.